Hello mga kajajak, ito Epson L3250. Ayan yung blinking lights mga kajajak. Tapos, hindi kayo makapag-xerox, hindi kayo makapag-scan, makapag-print. Pagka nagpo-print kayo, bigla-bigla na lang error yung laptop niyo o computer, ito yung lalabas. Ayan, service required. Ang nangyari dyan, naabot na yung maximum printout, kaya nagpaparsit na. Kaya ang gagawin, para mawala yan, i-reset natin para back to zero. Kaya ito, may resetter kami, collection. Pero pag bumili kayo, hindi ganyan, solo lang makukuha niyo. Kaya ito, alis natin. 3250, ayan yung 3250. Piliin nyo rin yung 3250. Pwede rin yung auto selection mga kajajar, pero mas kasi kami maraming printer naka-install, sineselect namin yung para siya lang yung madidetect ng resetter. Ayan, tapos wrist ink pad. Click nyo yung tatlo. Pwede natin i-check. Kaya yun, chinek natin, talagang 100%, ayun yung max, kaya puno na. Ayan, pag-check nyo, okay nyo. Ayan, tapos i-restart nyo na yung printer. Ayan. Ayan, tapos on natin ulit. Ayan, kung makikita nyo, wala na po yung blinking dito. At makakapag-print na kayo ulit. Makakapag-xerox. Kaya try natin mag-print para makita nyo po na nakakapag-print na. Kaya kung alimbawa po may mga resetter po kayo, bago nyo po i-reset, i-turn off nyo muna po yung antivirus nyo. Temporary lang naman habang gagawin nyo yung pang-reset. Para hindi po i-block yung resetter natin or i-delete ng antivirus natin. Lalo na yung mga Windows 10, Windows 11, mayroon po yung Windows Defender. Kaya turn off nyo po muna bago nyo po i-run yung resetter. Mag-test print tayo. Ayan, nakakapag-print na siya. Ayan. Malabo yung print, walang black kasi marami daw piniprint kaya biglang nagpa-reset. Kaya ang gagawin dyan, cleaning lang po. Cleaning lang. Kaya yun, ganun lang po mag-reset ng ganitong printer. Epson 3250. Kaya yan, ilalagay ko dyan yung link. Dyan na lang kayo bumili para hindi kayo magkamali. At ito, legit pa, tsaka tested na. Maraming salamat.